In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Good evening. Overcoming fear. Wala naman pong masama kung meron tayong karanasan ng pagkatakot. Paminsan-minsan natatakot din tayo. Halimbawa, magbo-board exam ako bukas. Siyempre, medyo I have a little hesitation and fear. Natural lang yon. O kaya nabalitaan mo sa iyong doktor, may malubha kang sakit. Medyo magne-nervous ka rin dyan, tatakutan ka. O mayroong karanasan na mix, na parang aksidente ka, no? Or isang lugar na madilim, doon ka dadaan, medyo matatakot ka rin. Kaya lang, okay lang yun kasi mayroong kang reason matakot. Halimbawa, may basketball kayo bukas, championship. You also quite afraid. Pero, mayroon pong takot na hindi na maganda eh. Tinatawag lang, severe fear. Yung severe fear, nagkakaroon ng physical expression or reaction. Halimbawa, you begin to tremble. Pinagpapawisan kang malamig. Or maybe, you are immobilized. Halimbawa, pinagsalita kang bigla sa harapan ng eskwela, ng kaklase mo, na mental block ka. Yung takot mo already controls you. This can be overwhelming, making it challenging to act or even to think rationally. It may be associated with intense, even self-threat, life-threatening situations. Pero may kalawa na klaseng takot. Ang tawag dito, chronic fear. Yung chronic fear, even though there are no immediate threat or imminent danger, it persists. It's recurring over time and it's ongoing. Wala ka nang kinakatakutan, tapos na yung board exam mo. Wala ka naman basketball bukas. Wala ka naman entrance exam mo, kaya job interview. Pero parang parati kang takot. Yung parang always worried about something. In the long run, this can have negative impact on your mental and physical health. This can cause sleeplessness and extreme continuous anxiety. Mayroon pang katlo, natakot, ang tawag dito, irrational fear. Ano yung irrational fear? Yung this type of fear is based on not based on realistic threat. Wala namang kinakatakutan, wala naman. Pero parati kang may nakakakitang nakakatakot. It can be debilitating. Like make-believe or seeing things. Ati ka nga kakit. Ati ko nga kakit, anak, malatikin. Nakakatakot na yun. Yung kinakatakutan mo, wala namang pinanggagalingan. There's no realistic basis. It may be associated to phobia, trauma, or even extreme anxiety disorder already. The gospel today says three times. Pag binanggit mong three times ang isang bagay, gusto sabihin may importante. Sabi niya, do not be afraid. Huwag kang matakot. And it brings three healing and encouraging secrets for us to overcome and go beyond our fear. Hindi ko sinasabing mawala ang takot, pero malagpasan mo sana ang takot. Hindi ka matatalo sa iyong pagkatakot. Una, how do you overcome fear? Bring the good news in the light. Ikalawa, take good care of your soul. Ikatlo, have confidence in God's providence. Maniwala ka, hindi ka papabayaan ng Diyos. First, let us go through them one by one. Tatlo po ito. Bring the good news in the light. Sabi ng gospel, nothing is concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. What I say to you in darkness, speak to the light. What you hear whispered, proclaim to housetops. Anong gusto sabihin nito? Ang mabuting alam mo, naririnig mo mabuti, kwento mo. Kasi sa atin, pag sinabing
secret masama. Pag tinatago natin, ba, may mali siya. It's pejorative. It's always negative. Pero hindi. Maraming mga mabuting bagay na tinatago natin. Bakit ko nasasabi to? Kasi mas nakalantad ang masamang balita. Mas nakalantad ang mga fake news. Mas pinakikinggan natin yung hindi mabuting kwento. Pero yung mabuti, nakatago. Hindi pinag-uusapan. Kung meron kayong kaibigan sa news, gumagawa ng mga balita, newspaper, kaya balita. Usually sabi, kahit nasa mass media, may expression, where bad news is good news. Pag may masamang nangyayari, kikita tayo dyan. Halimbawa, may artistang mag-asawa, naghiwalay, front page yan. Pagpipiestahan yan, maraming topic yan, maraming pag-usapan. Pero yung mag-asawa, nakarating ng 25 years, o mag-asawa, nakarating ng 54 years, yung dalawa doon, hindi man pinag-usapan. Ne, Tatangliot at Chikora, last Tuesday, binless ko sila, 54 years. Pag-asawa nila, kaming tatlo lang. O palakpakan namin ngayon, palakpakan tayo at Chikora. Ne. Biro mo, 54 years, binless ko sila, kaming tatlo lang. Pero pag may naghiwalay, pipagkwentuhan do. Pag maragul tamo itang mayap, eka maswelo. Deng may asawa, may abela pa, 54 years. Nagda-dialysis na si Tatang Lyot. Hindi iniwanan niya, Ma'am Cora. Teacher si Ma'am Cora. Pero mabuting balita yan. Pero hindi natin pinagkukwentuhan. Kayong mga Marites, piliin nyo ang kinukwento ninyo. Okay lang magmarites kayo yung mabuting kwento. Pipagkwentuhan nyo itang mayap. Yan, kalambat ng byuda niyan. Pero pepayari no rin anak na in Olikwan. Itatangda rin, iba siya Saudi, minuli niya, matwane. May gisa na lakas, samposikanan. Pero pepayari no rin anak na baya minuli po yung baleda. Tamang pipagkwentuhan niyan. Tatakot tamo, we begin to fear. When we do not have trust. Kasi pinagkukwentuhan tayo. Di ba nag-attend tayo ng reunion? Narinig nyo ba yung reunion? Kung minsan magre-reunion kayo. Tapos nag-attend ako ng reunion. Kasi pag hindi ako nag-attend, ako yung pag-uusapan ninyo. Di ba? If that's the case, that's not good friendship. It makes you insecure. Sana sa parokya natin dito sa Sapang Bato, Holy Cross, sana may mga taong gustong tumulong pero hindi natatakot. Uy, nino mo yung talatalakada yan. O, nino mo yan. We don't count what is wrong. We celebrate what is good. Bring the good news to the light. Huwag niyong tinatago-tago ang kabutihan. Meron akong kilala, engineer. Matanda na siya. Kasabay ko naglalakad doon sa St. Jude. Araw-araw nung masipag pa akong maglakad pag umaga, malapit lang sa simbahan yung oval. Mga 400 meters po yun. Nilalakad namin. Naubusan na siguro kaming kwento. Sabi niya, after many years na kasama, 6 years po ako doon. Father, balo mo, tingin kong papag-aralay anak. Medyo ko scholarship pa na. Pero private mo, ako mo. Ah, talaga? Engineer ako. Pilan na rin papag-aral mong anak? Siguro ngayon at inong 50 nga. 50? 50 scholars? Agyo mo ang papag-aral. Oh, papader, malaki na kasing construction firm niya. Meron na siyang malalaking project. Tapos na yung mga anak niya. May anak siyang lawyer, may anak siyang stewardess, at saka architect na anak. Babae lahat. Sabi, wow, engineer, o tempa niya yan. Kamangye, father. Kaya katamu yan. Yan din kapatid ko, Edabalo. I'm very happy for you. Pero ikichupuita, gagawa yung maya pero makasalikot. Sasawp niya pero tamang pisab yan. Ako, pangwento ko, bakit? Mayap eh. Pwede tayong tularan. Pwede tayong pakyapusan. Nung agyo ng papag-aral si Kweta, siguro, kaya nga doon, pwede ko papag-aral meto mo. Kaya ba't sabi na, Father, balo mo, o ba't papag-aral ko? Kasi ing engineering ko, 5 years, yamo talaga, di ba? Ako mayayari kong engineering, 10 years. Bah, may master's ko po nga, o doctorate king engineering. Ali, Father, working student ko po. Isto po nga bak, janitor ko. Istong bengi, mag-aral ko. Night classes ko mo po, Father, nung available na rin ta subject. Niya mayari ko po, pisaup-saup, dako mo parang, walik, kapatid, kuya ko, kilala ko, bubulog la po, pati kong pamasay, niya mayari ko po, ano?
Dia pun kaklasiku, may maga may kasawa na lang, may ginjin. Ako pulo kong badwa, bayo ko mayari. And another 2 years, bayo ko may kapag board exam. Pader, yan tag may kapera ko. Nga na, pengako ko, papag-aral kong anak. Yan tapo ka nung tinanggap yung mumuna na sweldo. E po may good time, may ginjin na rin. Kinangwaing may itong pepag-aral yan. Yan tag may dagdag yung pera, pepag-aral yan nga dua. E naman po, papag-aral ka rin mga mala eskwela, Dabsu, City College of San Fernando, didin ko po nga lawar sa ngangakit kong mayari, nga, anak ko swelo, akakit ko yung sarili ko karela. They are like diamonds in the rough. Bali po rin, anak kami ang garal keng kasakitan, potang mayari la rin. Tapat la, masipag la, desidido la. At baloy po, niya siguro may kapag-aral na yung 50, ay tindyan ko eh. Deng anak na kasi, lasal na eh. At tineo, kamal po yung tuition fee ka na. Ang pong boarding house. Yan tang may ngayari nala, siguro. Sabi na, father, mas marakal na ako sobrang pera. Sintuko ka rin aluwang anak. Ang gya 50, pwedeng pigasusan na rin anak. Kaswelo ko po kaya kayo nga ako. Pasalamatan kayong Diyos, kayong kayapan mo. Ana po kayong Matthew chapter 5, verse 16. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Eh naman, kukwento mo yung kayapan mo, kukwento mo yung kayapan na rin aliwa para pagmayabang mo. No. Alapis sabihan ng kayabangan, we are not boosting. Bakit po? Potang gagawa kang mayab, sabihan mo kaya ka, ay rugo, for the glory of God. Eh, yung kanako yan. Iba't kayong grasya ng Diyos. Paligayan tayong Gino. Eh, tamo pagmayabang nung nanong agawa tayo. Bisa kasi, si ka na loob, alapusan mo yung takot, yun na mo yung mayap. Pero po, tang may pagduda ta, mong siranda ka rin aliwa, chismisa, eh, kabisang sumapi, eh, kabisang lumwal. But when we talk about the goodness of others, it's very encouraging. Ikadwa po, kadwa. Take care of your soul. Siyasen me, in kaladwa mo. Nga na kasi kayong Ebanghelyo, do not be afraid to those who can kill the body. You must be afraid to those who can kill the soul. And those who can bring both the body and soul be destroyed in Gehenna. Nanoy po yung Gehenna? Impyerno. Gehenna is the biblical term for hell. Wapi naman. Misa niya masira yung katawan mo, pero yung impyerno, alangangga. Of course, we are familiar with our own fears. Baluta mo po, tatakot tamo. Etabisang may kasakit. Etabisang masugat. Si sesenta yung katawan tamo. O teta mong pustan, ano karakal kini rin mag-diet? Oh, ne, Paula, mag-diet tamo nga ne. Mag-diet tamo. Baka nito, eh, kamamangan bawal, baka sikan na katawan, eh, kasasakit. Siguro mag-vitamins kayo naman. Siguro, mag-exercise kayo naman. Kini po kayong Clark, potang magmisa kong abak, Sabado, mga late ko po, pondomingo. Kareng mag-bisikleta, kareng mag-jogging, kareng maglakad, kareng mag-triathlon, kareng mag-exercise. Kaswelo ko naman po, si Sesendo rin karelang katawan. Minsan, mag-bless ko pong pwesto King Clark, SM. Kaya tayatan 3rd floor ita, ta 2nd floor. Letang bala mo, clinic-clinic la. Bala ko sa clinic yung kanakong akong bless. Kasi letang babae ka rin, baka maputila, lupa lang nurse. O niyan tang lapitan ko lo, gagawala palang kile. Nga nanita ka rin lang harap, kilay is life. No? O, binless ko na rin ko, pasawasok ko sa kilay ko, marine ako. Pero alawin niyo po, siguro rin panayatang mga face mask. E lalulto rin kaya kayong labi, lupistik eh, baka to, kayo. Kilay namin pibigastusan na rin tao. Okay mo po yan. Pigastusan niyo rin kilay, yung buhok, yung kulay ng buhok, yung tashay ng buhok, yung kulot ng buhok. Pero, kutag ko po kaya kayo, pipapagalan niya naman po yung kaladwayo. Sisesen niya naman yung kaladwayo. Nung pasiknangan mo yung katawan mo, pasiknangan mo yung kaladwa mo, dapat masigan ka kaladwa. Your soul should be strengthened. Otherwise, you will always be afraid. Hanggang maragul ka katawan, hanggang masikan ka, lakasakit, pero may naing katawan mo, parati kang tatakot. You're always thinking of something that would harm you. Ika'y po kapampangan, itang kapampangan. E wari po at itang kasebyan kareng anak o kareng tao, potang matapang la when they are fearless,
Nani nga usta mo kareng matapang ayan ako, kaya rin taong etatakot. Aliwait, ah, matapang yan at inyang bigoti. Ah, matapang yan at inyang tattoo. Ah, matapang yan, maragulya katawan. Ah, matapang yan kasi bakwal tayo. Aliman po ito eh. Lenyo po rin ba't, wanangaus na ka rin anak ka, misa ka biyo, may gasgas yun. Tinala ka dyan, mangkinyak. Pigpaga na lare sugat na may mulayin na naman. O kaya, anak yun, may kamuanan yun. Eh, abubulad, eh, may mangkinyak. Eh, migtampu. O kaya, tinganak, may sipit siya gamat yung pasbul. Pero, kaya ba tayo naman kinyak nang aus na rin matukareta? Maragulya kaladwa yung anak yan, ha? Ne? Maragulya kaladwa. Ano sa Tagalog yon? Malaking kaluluwa. Yes, a big soul. Buri sabihin na yan, maragulya katawan. Maragulya kaladwa. Pwedeng maragul ka kaladwa, malatiyan kaya kang... maragul ka katawan, pero malatiyan kaladwa mo. Takotin ka. Panekan tatakot. Sensitive ka. May nakalub. Kapatid, din kaya katang kasalpantayanan, tuturo na katamo. Salamat kaya kayo, sisimba kayo. Paniwalan ko, going to church strengthens your soul, nourishes your spirit. Ating meto nga libro, entitled na, Care for the Soul, by Thomas Merton. Nga na po, a guide to cultivating depth, sacredness, and soulfulness of our daily mundane life. Ang kaya simple mo yung gagawan mo, bibiyem pati kaladwa mo. Ang kaya magluto ka mo, bigay na bigay ka. Ang kaya mag-gardening ka, bala mo, aluwa mo yung katawan mo, yung magobra, pati pilubluban mo, gagawan mo, atyo, makabaldugan. Di wari, pwede kang magobra, pero wala kang lub mo. At ikaw magobra, itang gagobra lang mo, bala robot la, pero wala kang lubda. At ikaw nga buriana na term, likwa ng Thomas More, karang kayang libro nga na, Soulfulness. Can you repeat that? Soulfulness. Itang bala mo, yung gagawan mo, eh mo gawa ng katawan o gawa ng isip. It is a product of yourself, of your whole self, especially your soul. Nganapin, nitang metong pari, yung lagyo na Father Richard Rohr, metong yung pong Franciscan missionary, nga na, the body is nourished by food, yet the soul is nourished with meaning. Yung katawan mo, may papakabsyan niya keng pamangan. Pero yung kaladwa mo, may papasiknangan niya keng kabaldugan. Potang makabaldugan yung gagawan mo. Yeah, magkasayad kang mag-aral. Bisa na kang mag-drop out pero mag-aral ka pa. Kasi amo, bisa akong mayari kasi panganay ako eh. Dakal ko kapatad, sobang kaima ako. Makabaldugan niya. Iba't keng kaladwa mo ito. Potang bisa na kang tuknang eh. Nakabisa kang mag-over, mapagal na ako. Pero ikit may pamilya mo, kailangan da ka. Nung tuknang ka, dumanap na. Makabaldugan yung gagawan mo. Di ba't yung pong commercial kayong kape? Itangkutang na, bakit ka gumigising pag umaga? Oh. Ah, may gising ko, mag-jeepney driver ko kasi. Di ba? Buri ko ang pakanandeng. Teacher ko, ating manayang estudyante ka na ako kayong eskwela. Makabaldugan, abie. In Japan, kayong Japan, ating metong island ka rin, lagyo na Okinawa. Karin King Okinawa, it's part of the blue zone. Isa sinabi ng blue zone, din tao ka rin, mga tuwala, tutuwala. Hanggang 90, 95. Nya malulugi la rin senior citizen, ID ka rin siguro, gala 95. Biro mo, discount da, karakal. Agit may 95 years old, mamalis siya. Agit may 90 years old, bibit-bitanin kaya apuk and tood. Agit may 95 years old, sasakluyan da rin. Kasi kanda, kasayada. Nanuya kaya yung sikreto dareta king Okinawa, din kang blue zone. Muna po, they are very young. They are ushered into family and community relationship. Potang anak lapa mo, yan na danong makyabe, karing aluan tao. E do kukulong din anak na kayong bale, o kayong komportabling kwartong maka-aircon, kaya ba natin lang tiyalungan mo kanya. Misan, minta ko yung meto nga bale, kinumbirada ako. Pekilala dito nga po doon, ba't siya Manila, at inyong pialungan mo kanya. Maragulya po yan. iPad. At lu kami. Tinyang bapang ibat. Kabiti ako. Ibat ko sapang bato. Ting ibat Manila. Pasig Loran di itang anak. Linawe na kami. Alina kayo man. Hoy, bless ka. Bless ka kay father. Bless ka kay tito mo. Eh, na kayo man rugo linawe. Ay rugo. Pero ka rin, King Okinawa, malatila pa mo. Tuturo da nung magipag
kapwa tao. Mag-isa lamuha ka rin aliwa. May nanuya mo yung anak mo, biyasa yan eh, mabiyasang makiyabe. Eh, biyasang makirap ka rin aliwa. Ila, niya masayala pala, biyasa lang makiyabe, mga latila pa. Kadwapo, King Okinawa, daily ba healthy lifestyle? Ela po mag-gym. Ela mag-jogging. Bakit? Yung obrada physical. Alalang motor, alalang tricycle, alalang kotse, lalo na alalang washing machine. Ilang mag-obra, ilang sasaklo. Ilang mag-obra, ilang tatanam. Aliwa mo itang active physical life. Even their life in food, pamanganda, all natural, organic. Bakit? Yung karelang kakanan, ba't kayong karelang sariling tenam? At po itang tenam daw, siyempre, agad ang kanan. Fresh. Eh, warita mo, mamanganta mo, dilata. Yari mo, corn beef. Po talawin, ay, corn beef. Next year pa naman yung expiration na 2024. Pero po itang kutnan, may itang baka kayong kilog. Pila na kang banwa nga chuken? 7 years. Pitunay pa lang banwa kayong kilog baka. Kayong kilog lata kasi. Atin niyang asin, atin niyang chemical para eh, masira. Pero it's not healthy, isn't it? Ila, they are very healthy. Physically, what they eat. Nating ako na blue zone diet eh. Blue zone diet. Katlo, ay nang importante itang punto kene. Itang ako saan ng ikegai. Can you repeat that? Ikegai. Ikay po. It's a Japanese term which says reason for living. A sense of purpose, a sense of meaning. Ating kabaldugan yung gagawin do. Anyapin, elagat susuko kay Mbiedo. Elamilako gana. Ay rugo, matuwa na ako. Ay rugo, retired na ako. Ali, atin lang ating kabaldugan, Aldoldo. Atin lang apong si Sesen, atin lang tatanam, atin lang harvest, atin lang pakanan. With your spirit, your soul will be nourished. Last niya mo po ini, sorry, may kaba akong bagya. Have confidence in God's providence. Manalig ka, ay nakapaborin ng Diyos. Huwag mag-obra at amo. Pero sabihan ng Ginoo, are not two sparrows sold for a coin? Yet not one of them falls from the ground without the Father's knowledge. And you are more than the sparrows. Mas maulagana ko makarendena sa yan. Paulagana ka rin Diyos. O neneng, kahit tamo lahat ang paulaga kaya sarilita mo. E tamo bilib kaya sarilita mo. We doubt ourselves and we doubt the people around us. There are so much anxiety about our known future. Pigaga na kan tayong darating, eta balo. Paburin ba? Tabing balo eh. E mo pakibaluan. Ngeni, maulaga. We doubt ourselves and the people around us and our situation. Jesus brings hope, comfort, and peace to those who may be going through difficult times and encourage them to keep their faith strong. Self-worth is affirmed by the good news that we are far more than the sparrows. When there is insecurity and fear, faith in the value of self and our inherent goodness will help us overcome fear. Confident. Buri ko po maging kong confident. Number 7 ng confident. Ah, confidentya po, mata siya kasi great. Ah, confidentya kasi makwalta ay tatanan yan. Ah, confidentya kasi masikan niya katawan na layang sakit. Ali po ito. Yung buri na sabihin ng confident, it's coming from 2 Latin words. Con, fides, with, faith. In confident, ala kayong grade, ala kayong pera, ala kayong sikanan. Hanggang masakit ka, hanggang kalulu ka, hanggang ekape kabiyasa. Pero confident na ka man. Yung buri sabihin, natin kang kapanaligan. Manwala ka, ay nakapaborin ng Diyos. Bisa kong magyari kita, sinabi nitang magaling na soccer player, King Italy. Kabis na na po nini. Makabaya. Makabaya buwak. Tinyang ponytail. Ano yung kagaling kayong football, kayong soccer. Yung lagyo na Roberto Baggio. Nga na po, ang yung magaling niya kayong soccer, famous yan, makwaltan eh. Pero tinyang parati sasabihin na where my skill ends, my faith begins. Hanggang kayong kanakong agyo, karin magumsay kanakong kasalpantayanan. Kay batanggeway ng agyo tamo, hanggang agyong binyan ng Diyos kaya ka, sana ka rin pagumpisan nyo yung pamanalik kaya.
Kapatid, panalangin ko. Eko sa natatakot. Nung ating kong kakilala, bisano sumuko, may kamalila. E no, bisang lumwal, kasi may pakarinela o may kasalala. Idakeye, ining maya pabalita. Sabihan takarela, review tayo po. Makananong tasisikan, apilubluban, muna, bring the good news in the light. Kadwa, take good care of your soul. Katlo, have confidence in God's providence. Be not afraid. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.